Good morning mga kanegosyo, this is Lola Malin at welcome po sa ating channel. At ang video yung i-share ko sa inyo ay ang isa ko pang pinagkabalhan ngayon na paggawa ng mga ice candy. Yung ice candy ko po ay may plain na ice candy at saka isang magnum ice candy. Isang klase po ng ice candy na may chocolate coating. So, pakita ko sa inyo yung mga finished product ko para lang i-share ko sa inyo kung ano yung mga flavors na ginagawa ko. So, una po ay gumawa ako ng, ito po yung itsura, matigas na kasi ito, galing sa freezer na ito. Ito yung itsura ng Magnum Ice Candy, ganyan. Sa labas nito ay may chocolate coating ito, ayan o. Pero dito, makikita natin na may puti dito kasi ito yung flavor niya. Sinadya ko talaga na hindi siya makover para mapansin kung anong flavor na meron siya kasi minsan nagkasama-sama, nagkaluhalo yung mga magnum sa freezer. So, kailangan may mga palatandaan tayo. So, ito ang aking ginagawa. Ito yung avocado flavor. Ayan, oh. Medyo green siya. Ayan. Ito din ay cappuccino flavor. Ayan. O, diba? Nag-evolve na po yung ice candy. Hindi na lang po siya plain na ice candy sa ngayon. Marami na po tayong pwedeng gawin na mapagkakitaan, pandagdag pang kabuhayan, or kung gusto mo ito yung maging business mo. Sa akin kasi, nagustuhan ko siya kasi kaya ko siyang gawin. Bali, kung ginagawa ko siya, do sa una, nahirapan pa ako dahil hindi mo naman gamay lahat kung paano siya gawin, kung anong technique ang gawin mo para mas mapabilis yung pagtrabaho mo. Pero actually, itong Magnum, ito ay halos aabutin ka ng 10 minutes nitong isa. Paggawa lang nito mismo, or 5 minutes to 10 minutes yung isa na gawin mo kasi sa dati yon, kasi ngayon, ano, parang may technique na ako kung paano na mas mapabilis. So, halimbawa, itong isa, magawa ko ng 3 minutes, okay na yon, medyo marami na. Alam niyo ba, kung gagawa lang ako ng 100 pieces nito, mula umaga, halimbawa, mula alas 11 ng umaga hanggang gabi, 100 pieces lang ang magawa ko nito. Kisa ice candy. Kasi yung ice candy, takal mo na lang, balutin mo na lang. Yun, mabilis yun. Ito kasi, hagudin mo pa yung chocolate para kumalat sa plastic. Tapos, ingatan mo pa na hindi mabutas yung plastic. Kasi, pag mabutas yung plastic, maraming masayang. Aside sa filling, yung laman, itong chocolate po ay mahal. Kung mabutas siya, maubos. Hindi mo na maibenta kasi kulang na yung sukat niya, tapos kasi butas na nga, tapos masayang yung chocolate at saka yung gawa mong ganito, yung feeling niya, yung mixture. Kasi yung mga products ko po ay niluluto ko talaga lahat ng base, yung base ko ng ice candy at saka base ko ng Magnum ay niluto ko. Tapos yun, kung ice candy lang siya, niluto ko, pinapalamig, nilagyan ko ng flavor. At saka yung flavoring ko po ay hindi lang basta-basta hindi lang basta-basta flavor na mabili mo pangtimpla lang para lang magkalasa o magka-color. Sa akin talaga, kung buko yan, kung buko pandan man yan, talagang may buko talaga. Kung plain buko, meron talagang buko meat. Kung avocado, meron talagang avocado na prutas or mangga. Ganyan, kung langka, ganyan, meron talaga. At saka, may technique din ako kung paano kikita. Kasi, sa pangtimpla ko, at saka sa products na nagawa ko, maliit lang talaga yung kikitain ko. Tapos, sinisell ko pa siya in bulk. Parang may pa-promo pa ako na kung bumili ng ganito kadami, may pa-free pa siya, at saka ganito lang yung presyo niya. So, mas bubaba talaga ang kita ko kahit na ako ang gumagawa. Dahil yung mga ingredients at saka yung mga
gamit ko na pang gawa ng ice candy ay hindi pocho-pocho. Kumbaga, tama sa dami ng gatas, tama sa dami ng sugar, tama sa dami ng pangtimplat, tama lahat. Walang, kumbaga, hindi ko tinitipid yung aking ingredients. Pero actually, mga kanegosyo, nung una ay struggling pa ako, nag-struggle ako kung paano ko mapapasarap, kung paano ko mapaganda, kung paano ko maipakita na enticing yung aking mga products. Dahil, alam naman natin na marami ang marunong gumawa ng ice candy. At saka, marami ang nagtitinda na pwede sila na lang ang gumawa. Pero, ang ginawa ko, yung products ko, yung ice candy ko ay kahit sila mismo makita nila na iba yung itsura ng aking products kaysa mga gawa nila. Dahil hindi po ako gumagawa ng isang gawaan lang, ng isang flavor lang. Kumbaga, gagawa ako ng aking base mixture, tapos gagawin ko siyang tatlong flavor para if ever na mag-order yung customer sa akin ng iba't ibang flavor, may maibigay ako. Gumagawa din ako ng mga 2-in-1 flavors. Sa isang balot ay may dalawang flavor na ginawa. Kaya lang, sa ngayon po ay ang mga order sa akin mostly yung mga plain. Halimbawa, buko pandan lang talaga. Buko lang talaga, mangga. Pero, sa ngayon lang yun. Pero mostly, pag gumagawa ako, naghahalo ako ng mga flavors in one balot. Para, isa din yan sa strategy ko na magugustuhan yung aking mga products. So far, marami na rin naman ang umu-order, umuulit sa pag-order, nagpapa-supply. Parang, kung tuloy-tuloy lang siya, maganda talaga siyang business. Pero hindi ako nag-stop ng yun lang sila yung aking mga buyers, kundi palagi akong naghahanap ng mga bagong client, bagong buyers, bagong customers para tuloy-tuloy ang ating production. Kaya naisipan kong gumawa ng ganitong business dahil yung store ko ay hindi na talaga siya operational sa ngayon dahil mula nung nagka-pandemic, doon kami na nagipit, doon kami naalanganin, nalagay sa alanganin. Pero hindi naman pwede na ganun lang yung isipin natin, di ba? Hindi naman pwede na, kasi failure ako sa ganito, hindi na ako gagawa ng iba kasi baka maging failure din ako. Hindi, di ba? Tayo mga negosyante ay kung failure ka dito, marami pang pwedeng gawin. Kumbaga, kung may sinasabi yung iba na kung nagsira ang pinto dito, may mga pintuan or may mga bintana pa naman na bukas. Yung ganun, yung mga sinasabi nila na ganun. Pero, ganito, kung walang opportunity na maibigay sa'yo sa panahong ito, ikaw ang gagawa ng opportunity na yon. Alam niyo kung saan ko yan nakukuha na mga salita kay Tony Gonzaga po. Kaya naisip ko, tama, bakit hindi ka gumawa ng mga bagay na ipapakita mo sa tao, ipapakita mo in public na kaya mong gumawa ng ganyan, kaya mong kumita, kaya mong ma-prove sa kanila na hindi lang sa failure umiikot yung buhay. Kung may times na sa business mo, bumababa or humihina, hindi naman pwede na pati ikaw manghina din. Diba? Kumbaga, kung may daan dito tapos dead end pala, hanap ka ng ibang daan, hanap ka ng ibang daanan mo para makapagpatuloy ka. So, yun ang aking pinanghawakan, yun ang aking, kumbaga, inspiration na gumawa ng ibang paraan para kumita. Kahit piso-piso, sa ngalan na kumikita, okay na rin yun, di ba? Pero actually, dati na ako, hindi pa ako nagtitindahan, meron na akong ice candy. Pero yung typical lang na ice candy na gumawa ako ng ice candy na buko flavor, yung whole mixture doon, buko flavor.
hindi ko nakuha yung technique na yung buong mixture pala ay pwede mong hati-hatiin para sa iba't ibang flavor. So ngayon, dahil nga pandemic, madami naman nagpo-post sa Facebook na gumawa ng ganyan-ganyan, gumawa ng ice candy, gumawa ng Magnum ice candy, gumawa ng ice cream, homemade ice cream. Yung homemade ice cream ay hindi ko pa nagawa dahil pumapalpak yung mga gawa ko. Pero yung sa ice candy at sa Magnum ay parang nagiging okay na siya. Nagiging okay na siya. Una, may nagsabi na parang kulang sa gatas. So, dinagdagan ko. May nagsabi na kulang sa tamis. So, dinagdagan ko. May nagsabi na icy. So, ginawan ko ng paraan para hindi na maging icy. Ngayon po, kahit na nagawa ko na yun lahat, pinag-aralan ko pa rin po na maging ma-improve pa po yung aking mga products dahil may pangarap ako eh. Di ba yun ang makapagbigay drive sa iyo pag may pangarap ka? Kung may gagawin kang business, syempre may plano ka, may iniisip ka, may goal ka dahil may pangarap ka. So ang pangarap ko po, simple lang po yung pangarap ko. Gusto ko lang po maging supplier ng ice candy dito po sa lugar namin. Hindi lang dito sa lugar namin, kundi kung kaya na buong Davao City ay supplyan ko, yun ang aking pangarap. Kung sakali man na mangyari yun, hindi natin alam sa future. Basta sa alam ko ngayon ay medyo dumadami sila. May mga nagre-retain, may nangangawala, may mga bago. Ganun lang talaga ang business. Kasi alam natin yung may mga ibang mga customers natin na bumibili sa iyo, tinitikman nila yung products mo, tapos maisip nila, ay, kaya kong gawin ito, gumawa din ako ng ganun. So, ganun lang. Tanggapin na natin na ganun talaga. Kaya tayo, kung may, halimbawa, para, tulad ko, may ano ako, may pangarap ako, hanggat maaari, palagi akong may products, may finished products, may ready-to-serve products para pagdating ng mga orders ay tuloy-tuloy lang ang pagbigay ko. Actually, ang dami ko nang naging flavor na nagawa. Yung mga 2-in-1 ko or mga 2 flavors in 1 balot, 2 flavors in 1 plastic ay bestseller din yun. Madali din yun maubos. May mga suki din ako doon. Pero sa ngayon kasi, yung nag-order sa akin yung mga plain, so plain muna ang ginawa ko. Kunti na lang yung mga 2-in-1 flavors ko. Pero next batch, pag gumawa na naman ako, mag ano na naman ako ng 2-in-1 flavor. Lalo na yung ano, yung avocado, buko, ihalo ko, saleable din yun. Madaming ano, madaming flavors akong magagawa talaga. Dahil aside sa bumili ako ng flavor powder, yung milkshake flavor powder, hindi ko na sabihin yung anong brand kasi ano lang, hindi naman sponsor. Yung basta bumili ako ng ganon para makagawa ako ng mabilisang flavor. Pero halimbawa kung mangga man yun, talagang meron, dinagdagan ko talaga ng prutas na mangga. Kasi kung mangga lang talaga yung gagawin ko, yung mangga lang talaga na prutas ang gagawin kong pang flavor, mahal siya at saka isang flavor lang, makagawa lang ako sa isang container ng isang flavor, makagawa lang ako ng 100 pieces. So, maano ako, yung kumbaga, hindi ako kikita. Sa presyo ko na 5 pesos ang isa. Tapos kung wholesale pa yan ay maging 4 pesos pa lang po yung isa. So, wala talaga. Kaya, ginawan ko ng paraan, gumawa ako ng mga sarili kong technique, mga idea ko ay inilabas ko dito sa aking products para kahit papano ay kikita ako. Kahit konti, basta marami sila, okay na sa akin yun. Ang pinag-pray ko lang ay sana palagi akong makakakuha ng bagong customers at saka mga retention ng aking mga old customers na bumabalik sa akin. Sana lang, ipagdasal ko yan. At saka, itong aking Magnum Ice Candy ay, explain ko lang, yung
SRP niya ay 12 pesos. Yung kanyang wholesale price ay 10 pesos. Pero yung lasa niya ay masarap talaga. Pwedeng ibenta yan ng mga reseller ng 15 pesos kung depende sa market nila. Pero kung yung mga neighborhood lang naman, pwede 12 pesos, 13 pesos, ganyan. Nasa sa kanila na din yun. Tapos yung pangmaramihan ko na order, halimbawa may umorder sa akin ng 100 pieces na Magnum, so 1,000 pesos yun, dinagdagan ko naman ng freebies. Ganun lang. At saka, palagi akong nag-iisip ng bagong idea, palagi akong naghanap ng bagong idea, paano ko palalakasin ang aking mga products. Halimbawa, yung first idea ko is free delivery, ganyan ang package ko sa free delivery, may minimum purchase, depende sa location. Pero, ini-invite ko na din yung aking mga buyers or resellers na pwede din nilang i-pick up dito sa bahay yung products para mas kikita sila, dahil kung ipipick up nila, aside sa maka-discount sila, may dagdag pa ako na free sa kanila. Kasi ginawa ko yun na pandagdag dahil, na nagdagdag ako dahil hindi na kami nag-spend ng gasolina para mag-deliver sa kanila. Yung ganun, yung parang bawi-bawi lang, yung tama-tama lang yung mga technique at mga idea na ginagawa natin. So sa ngayon mga kanegosyo, i-share ko lang sa inyo, isinyay ko lang sa inyo kung ano ang aking pinagkabalahan sa ngayon. Almost 1 month and a half na yata itong ginagawa ko at na-enjoy ko naman. Dito ko napansin na kahit mahirap ang buhay, may mga paraan kung paano kumita, kahit pa konti-konti lang. So thank you guys for watching. Sana po ay tangkilikin nyo din po itong aking bagong venture, bagong business, bagong videos na i-share ko sa inyo. Pero hanapan ko ng paraan na mag-video din ako sa aking mga halaman, dahil kailangan ko na din silang harapin. Ang challenge ng aking mga halaman ay kailangan ko na din silang harapin. Pero sa ngayon kasi, nagugol yung time ko, naubos yung time ko dito, dahil gusto ko na marami akong stocks sa freezer para every time na may orders, maibigay ko, at saka may time na din ako ng iba pang bagay. So, ganun lang, at thank you for watching. Sana ay magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. Bye! Ay, bago pala tayo magtapos, ay invite ko kayo na sana ay mag-like kayo, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel. Thank you!